Good morning po mga kababayan. Andito na naman po si Manong Rayban para sa isang bagong video. Pag-usapan po natin yung bagong video na inilalabas ng mga DDS. Ito ay banat na naman nila sa Pangulong Bongbong Marcos. Bago po tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat. Good morning Pilipinas at world. Sana po'y nasa mabuti po tayong kalagayan at still happy despite of the difficult situations that we are in. Mga kababayan, yan, may pinakita ngang video. Malabo yung video. At pinalalabas po nila na kahit daw po sa harap ng mainstream media ay nagkakaroon po ng pasahan. Pasahan ng droga na iniabot kay President Bongbong Marcos ang isang bagay sa kanyang kamay. Shinake hand si President Marcos at may paabot na pinaniniwala ang droga daw po yan. Pero tayo po, wala, may immune na po tayo dyan. Tayo po mga Pilipino, mga matitinong Pilipino, nai-immune na po tayo sa mga DDS dahil sawang-sawa na po tayo sa mga fabricated, mga gawa-gawang videos na ang intensyon ay ang siraan. Siraan ang Pangulong Marcos. Gusto po nilang idiin para magalit ang taong bayan na ang pangulo ay isang adik, isang bangag. Yan po ang gusto nilang palabasin. So meron pa pong hanggang ngayon ginagawa pa rin po nila yan. Pero tayo pong mga matitinong Pinoy, wala na po. Immune na tayo dyan. Hindi na tayo tatablan, hindi na yan uubra sa atin. Alam po natin na talagang panluloko lang na mga DDS ang mga ito. Galing po yan sigurado sa kampo ng Duterte. Kaya yan po yung video na ikinakalat po nila. At para paniwalain ang taong bayan, para po sirain, to destabilize our incumbent president. Yan po ang maliwanag dyan. Mga kababayan, hindi po ito kapanipaniwala. Dami na pong mga inilabas nila na wala naman pong katotohanan. Yan po si Morales. Hindi naman po yan naging matagumpay ang pag-involve nila sa pangalan ni PBBM kay Maricel Soriano habang nagsesesyon sa lugar ni Maricel Soriano, etc., etc. Hindi po yun kumita si Morales. Ano pa, yung pulburonic video na inilabas nila Harry Roque at Maharlika. Yan. Ang intensyon, still para sirain ang Pangulong Marcos. At ang premier nga po niyan sa Amerika po ba yun o sa Canada? At dyan nga po nalagay sa hot water si Secretary Roque dahil po dyan sa pulburonic video na yan na inilabas nila at siya mismo ang nagsisisigaw, nagsasabing si PBBM yan, yung tao dyan na sumisinghot. At ngayon, dyan na naman ang panibagong video na kung saan may nag-abot sa kamay ni Pangulong Marcos na isang bagay na, something like parang isang maputing bagay, pero actually, hindi naman po yan maliwanag. Maaring, it could be anything, pero I don't think, mga kababayan, common sense na lang. Andyan yung mainstream media, napakaraming mga tao, sino naman ang taong gugustuhin na makikipag-abutan ng droga? Ang daming mga matang nakasubaybay, nakatingin. Kaya hindi po tayo kakagat dyan dahil hindi kapanipaniwala yung video po na yan. Kaya sa mga DDS, nako, immune na po tayo. Napatuloy po sila sa paglabas ng mga videos at iisa lang po ang motibo nila, ang pagsira
ang pagpabagsak kay Pangulong Marcos yan. Pero nakikita po natin na hindi po sila magtatagumpay dito sa pagsira kay PBBM. Ilang attempts na po sila, nakailang attempts na. Pero wala po tayong nakikitang resulta na ang taong bayan ay nagalit towards the president. Wala naman. Dahil alam po natin na ang mga ito, ang DDS, sila ang mga may gawa-gawa sa mga video na to. Sila po mga nagpapakalat. So yan po ang motibo nila, ang paninira. May liwanag po yan ang sirain ang Pangulong Marcos. Kaya wala na pong naniniwala sa kanila. Desperado move. Desperate na po sila. Alam na po nating si Sara Duterte, hindi niya po kayang tibagin si PBBM, kaya nakikita natin na nagpa-plan B na sila ngayon. Plan B ay para manalo siya sa 2028 election. Napakaaga po, nangangampanya na po siya ngayon. Pumunta sa Naga, next trip daw sa Cordillera. Wow! Ano kayang gagawin sa Cordillera? Sino kaya imimit sa Cordillera? Baka magpapatatoo. Kay anong pangalan ng matanda na yun? Si Apo, can't remember her name, sa I think sa Mountain Province po yata yun. Maagang pangangampanya. Yan po ang plan B nila dahil desperado po sila. They're hopeless na wala na pong pag-asa na mapatumba ang Marcos at siya ang ipalit. Wala, malabo na po yung istorya na yan. Hindi po yan mangyayari na matitibag si PBBM at si Sara ang susunod na Pangulo. Alam niyo po, bakit po atat na atat sila na to put into place tong si VP Sara Duterte na maging Pangulo? Dahil alam po nila na delikado ang kalagayan ni former President Digong. Dahil maaari po siyang huliin ng pulis at itapon sa Netherlands para harapin ng kaso. Aside from that, yung pong mga anomalya, yung pong mga akusasyon sa pera, korupsyon laban sa pamilyang Duterte. Kaya gusto po nilang mailagay si Sara sa pwesto bilang pagkapangulo para po maiwasan. Siyempre, pag siya pong naging pangulo, of course, yung pong posibleng ikaso nila sa mga Duterte, wala na yan. Malilibre po sila. Yan po ang number one dyan na rason kung bakit nilang gustong makabalik sa kapangyarihan para malibre si ex-President Digong sa Peking War on Drugs at para malibre ang pamilyang Duterte sa mga kaso. Like na mga kaso na sinampa ni former Senator Sonny Trillanes. Kaso po ng patong-patong na korupsyon. Yan po ang maliwanag dyan. Yan po ang iniiwasan nila. Kaya ito po ang gusto nilang mangyari. Ang maging Pangulo si Sara Duterte. Gising na ang taong bayan. Alam na po ng taong bayan ang katotohanan. Nakita na po nilang true colors na mga Duterte. Kaya it will never happen. It will never happen na makabalik ang mga yan. Nakita po natin ang kanilang leadership. Wala, sablay. Pagpapayaman ang kanilang leadership. Sinira nila ang Pilipinas. At sa mga taong hanggang ngayon ay pikit mata pa rin at nagtatanggol sa mga Duterte, gising-gising! Wala na, bagsak na ang mga Duterte. Wala na pong naniniwala. Kayo na lang. Mangilan-ngilan na lang. You're just a handful of blind followers. Kayo na lang, mga followers ni Kibuloy. Actually, yung mga followers po ni Kibuloy ay they're trying to make a gap now sa mga Duterte. Trying to distance themselves sa mga Duterte. Dahil nasisira po talaga sila. Nasisira po ang kanilang kulto, ang kanilang kaharian dahil po sa mga Duterte. Kaya now, mula po nung mahuli si Kibuloy, wala na po. Ayaw na po nilang sumali sa mga rallies. Ayaw na po nilang dumikit sa mga Duterte at makialam.
Yan. Kaya wala na po naniniwala sa mga Duterte. Lalo na po pag naiserve ang Juana to Bares, wala na yung PDP na yan. Sigurado pong bagsak yan, bagsak. Tataob ang PDP, ilan na po sila natitira? Wala na. Wala na sa kanilang likuran ang taong bayan. Unlike before, na sobrang bilib ang taong bayan sa mga Duterte noong 2016 dahil tayo po ay nabudol. Pero ngayon, wala na. Talagang marami na pong namulat, marami na pong nakapag-isip. Kukunti na lang po ang mga panatiko. Kukunti na lang ang mga bayarang DDS na still pinagtatanggol ang mga Duterte. Kukunti na lang po. Karamihan po sa kanila ay mga binayaran. Kaya po sila nagtatrabaho. For the sake of money, dirty money, kaya po nila ginagawa yung trabahong yan. Mga warriors po nila. Diyan po sa social media, diyan pa rin sila mga bayaran. Mga bayarang vloggers. Kagaya po ng mga bayaderos, yan. Mga kasama po nila. Kaya mga kababayan, bagong pinapakalat nilang video, wala pong ano yan. Wala pong katotohanan yan. Yan po ay gawa-gawa lamang at ang intensyon ay para sirain ang atin pong presidente at ang kasalukuyang administrasyon. Dahil gusto nga po nilang makabalik sa kapangyarihan para po hindi po matuloy ang mga kaso na ipapataw sa kasong korupsyon sa pamilyang Duterte at ganun din po para hindi po matapon sa The Hague, sa The Netherlands, ang dating Pangulong Duterte in relation to Peking War on Drugs. Alright, yan lang po muna mga kababayan ko. Magandang umaga sa inyo lahat. Keep smiling everyone. Mag-ingat po tayo lagi. Good morning.